Magandang magandang tanghali mga ka-TV. Nandito na po tayo sa tuktok ng Dinang. Pinabaybayitan po natin yung pinakatuktok niya. Yan po yung sakop ng binibenta ng ating ama. Yan pong tuktok na yan ang dapat akitin natin. Hindi lampas tayo, Noy. Hindi lampas tayo. Yan yung tuktok na akitin natin dapat, oh. Yan. Hindi, saka na lang. Sa susunod na lang, akitin natin yan. Ito po yung isa sa pinakamataas katapat niyan. Ito yung nilalakad natin. Tingnan po natin kung may signal dito sa pinakataas. Aray ko. Ito po ay bahagi pa rin ng kabundukan ng General Lakar. Yan po. Rinig na dito yung tunog ng sapa ng Dinang, Noy. Apat na oras na po tayo naglalakad mula doon sa boundary papunta rito sa pinaka isang binili ng ating ama dyan sa Dinang. Ito po ay sinakop na natin. Sakop na po ito ng 300 hectare. Itong binili dito ng ating ama. Noong 1988 po yan nabili. Yung limbok dyan sa Dinang na yan. May videoan po natin. Kasama po yan sa binibenta. Lakad ulit po tayo. Kaso dito po ay maraming alimatik. Dito sa kagubatan na to. Kailangan matalas lang po yung mata natin. Kasi diretso kagat po yan. Ban. Ito po yung pinakatuktok mga ka-TV. Pwede pong lumakapag ang helikopter dito. Lilinisin lang po itong area na to para makalapag po dito. Ito po ang sakop ng 300 hectare itong kinatatayuan natin. Malapad po ito mga ka-TV. Mga 500 meters o 1,000 meters ang lapad nito. Sa lahat ng mga gustong bumili ng farm lot dyan, kontakin nyo lang po ang Soperia UTV. Ito na po ang lugar ng Dinang. Kabahagi po ito ng Dinang.
Pero ang bundok ng linang po ay andyan po. Sa taas na hindi po masyadong makita. Ayun, yun po. Yan po yung bundok ng linang. Tingnan po natin dito kung makukuha natin ng video. Kasama po yan sa 300 hectare. Ito yung danoy. Diretsoy na lang natin yan. Makikita na lang natin dyan ang daan sa baba. Nakadalis-dis naman yun, di ba? Baka na doon. Yan po, naririnig mo yan mga huni ng insekto mga ka-ATV. Maririnig nyo lang po yan dito sa tok-tok ng kabundukan. Napakalalaki po ng puno dito. Sa gitna ng kagubatan. Ano?
Ah, haba ng oil dito. Haba, noy. Ang dami po ditong mga pakpaklangaw dito sa nasasakop ng 300 hectare. Ayan po, makikita nyo po yung mga pakpaklangaw na yan. Halos lahat ng mga puno po mayroon. Doble-doble, minsan tatlo, apat ang laman ng isang puno. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat po na sa taas. Aray.
Ito po, bahagi pa rin po ito ng 300 hectare mga ka-TV. Itong lugar na to. Apat na oras na po natin itong nilalakad para maabot yung hangganan, yung tapat ng hangganan. Dahil ang hangganan po ay yan, pinakatoktok ng bundok na yan. Mamaya po kukunan natin. Natatanaw po siya dito. Ayun. Hindi lang po masyado makita. May sapa po ito dyan sa ibaba. Ito po yung kagubatan ng linang. Kasama po ito sa 300 hectare mga ka-ATV. Itong binabagtas natin. Siyempre kasama pa rin po natin yung kapatid natin panganay Manuel Mer at bunso si Edwin Bermundo at Ilmar Bermundo. Kinukunan po natin ito para manahin po ng ating mga lahi itong lugar na to. Kapag nagkapera po tayo, pasukatan natin para hindi po makuha ng iba. Pinaghirapan po ito ng aking ama noong kabataan niya. Pinili. Nang magamit natin ito pagdating ng araw. Baba. Nasa baba na yung linang, no? Lampas na tayo. Oh, ito yung isang tuktok, no? Yung isang pinakamataas. Kasi tapat lang yun, eh. Yung ano na yun, oh. Nandun banda sa baba. Tapat lang yung pinakamataas na ano eh.
Hindi masyadong tagili dito na yan, oh. Mga banayad lang yung lupa niya. Dito dito matataba ang ano, Noy. Ang tayote. Sa isang puno po, napakaraming pakpak langaw hanggang sa taas. Eh, bahagi pa rin po ito ng 300 hectare itong nilalakbay natin, mga ka-ITV. Mag-alas 12 na po, maris po tayo doon kanina, 7:30. Why? Ito ba yung mga ginagawang hamper? Haba. Yan, pinapagagandang tanawin dito sa Kagubatan, mga ka-ATV. Pasyalan nyo po ang Kagubatan ng General Lacar Quezon. Sari-sari po ang makikita nyo dito sa Kagubatan. Sari-saring ibon ang huni maririnig nyo dito sa gitna ng Kagubatan ng General Lacar. Dami niktik. Laki. Thank you.
Ito po, bahagi pa rin ito ng 300 hectare mga ka-ITV. Itong binibidyo natin. Ito po ang lugar ng dinang binili po ito ng ating ama noong 1988. In 1987 po tayo dumating dito sa lugar ng General La Carcason. Nabili po ito ng ating ama ay 1988. Yan na yung kinaingin mo, Noy? Yan na ba yung kinaingin mo? Yung sa baba na yan? Yan na yung kinaingin mo? Ito po, sako po ito ng 300 hectare mga agad. Itong lugar na to. Maganda po ito. Alpasan ng mga kambing, mga baboy damo, mga pupa dito sa kambundukan na to. Pwede itong gawing tourist spot. Ha? Ang taga. Pisukan. Laki. Why? Ah. Why? Away. Laki. Why? Ang laking away. Sobrang laki. Pwede nga akyatin. Akyatin, oh. Oversize yan, oy, pag ganyan. Oversize. Sobrang laki, oh. Yan ang gusto kong makiat na yung pinakatoktok na yan. Akitin natin yung pinakatoktok, tapos lalakarin natin yan dyan. Toktok na yan. Eh, kaso hindi. Wala nang time. Yan maganda akitin. Para ma-check natin kung may signal. Ano yung banoy? Napalayo tayo? Doon, yung kanina? Asan ba yung linang, no? Noy, di ba ito yung nandito sa may baba na to? Katapat niya mataas na yan. Ulay. Nasa tapat na tayo ng limbok. Sa kabila. Yung diretso na gano'n. At least nakita natin dito yung ano. Limbok. Pahong na yun eh. Dapat to hindi na to putulan ng kahoy. Kasi guguho to, tagilid eh. Huwag nang bawasan. Siguro kung maganda dito, alpasan mga ano noy. Mga karniro.
yung mga tupa. Ay, oo nga, no? Anong matibay sa lamig, Noy? Anong matibay sa lamig? Dapat yun hindi mamamatay sa lamig. Ayan, maraming salamat mga Kaya TV. Nakaka-apat na oras kalahati na po tayo dito sa paglalakbay dito sa lupa ng 300 hektar dito sa Kagubatan. Mamaya uli po.